Purihin po ang ating Panginoon, isang mapagpalang araw muli sa bawat isa po sa atin. Ito po ang ating morning prayer watch. Sama-sama po tayong mananalangin, magbabantay, magbubulay ng salita ng Diyos at ayaan po natin na ang Panginoon ay maranasan natin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating minamahal na bayan. So tayo pong lahat ay yumukot pumikit at manalangin tayo sa Panginoon. Purihin ka o Diyos, sinasamba namin ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan sa umagang ito sa aming muling pagbubulay ng iyong banal na salita. Kumilos po kayo sa amin, Panginoon. Iparanas mo ang inyong presensya at banal na spirito kayo ay mangusap sa iyong mga anak. As we study your word, O Lord, patungo sa kabanalan po ninyo, Panginoon. Likaan mo kami ng isang puso na tunay na pinagpala po ninyo. Isang buhay, Panginoon, na iyong sinasamahan palagi. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. And as we study your word, let your spirit convict us. Let your spirit teach us, Lord, this morning. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat po ay magsabi ng amen. And amen, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Sa atin pong morning prayer watch po na ito, tayo po ay magbubulay ng salita ng ating Panginoon. Pag-aralan po natin ang patungkol sa kabanalan. I am holy and I am prepared for eternity. Kahapon po ay napag-usapan po natin, isang hakbang patungo sa kabanalan ay ang pagpapatawad o yung pagsisisi sa kasalanan natin. Kailangan po natin na magkaroon ng lungkot sa puso natin na talagang totally tayo ay maamin natin, intellect sa kaisipan natin na tayo ay pinatawad, tayo ay makasalanan, makalapit tayo sa ating Panginoon, makita natin ang ating sarili na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Pangalawa po ay humakbang tayo, mangumpisal po tayo at tanggapin po natin ng may pananampalataya ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya po sa tunay na pagsisisi, kailangan po sa isip, intellectual, sa emotional natin, sa puso natin, and even our will, ang tunay na repentance ay ang pagtalikod natin sa ating mga kasalanan, ang pagbabago ng landas ng buhay. Kaya po, bilang mga anak ng Diyos na lumalapit at nagsisi sa kanilang kasalanan, mahalagang maunawaan po natin na kung tayo ay nagsisi sa kasalanan natin, tayo po ay pinapatawad ng Diyos. At may pagpapala ang Panginoon sa mga tao po na talagang tumanggap ng kapatawaran ng Diyos. The joy of being forgiven. Naligaya pa rin ho ba tayo? Dahil sa tayo po ay napatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Anong joy, anong kagalakan ang pwede po nating matanggap mula sa Panginoon? Sabi ng Psalms chapter 32 verse 1, how happy he is whose wrongdoing is forgiven and whose sin is covered. How happy is the man whose sin the Lord does not hold against him and in whose spirit there is nothing false. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Mapalad, maginhawa, masaya ang isang tao na napatawad sa kasalanan, natakpan ang kasalanan, na hindi na po tinatanaw ng Diyos ang kasalanan sa kanilang puso. Mapalad po ang mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Totohanan na ba talaga tayong nagsisisi sa kasalanan natin? Pero again, turning around, ang tunay na pagsisisi, there should be a change, may pagbabago na kanyang ginagawa. At kapag ka po tayo ay nakalakad sa ganitong tunay na pagpapatawad, tunay na pagsisisi sa ating kasalanan, there is a joy for forgiveness. Meron pong kagalakan, there's the joy of being forgiven, may kagalakan po tayong tatanggapin, may pagpapala ang Diyos para sa mga taong napatawad sa kanilang kasalanan. Silipin po natin, ano po yung blessing ng forgiveness? One, the sinner's salvation, ang ating kaligtasan. Dapat tayo po ay patungo doon sa kapahamakan, sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Patungo tayo doon sa parusa ng Diyos, sa parusa ng kasalanan. Patungo tayo sa kapahamakan ng kasalanan. Pero nung tayo ay lumapit sa Panginoon, nagsisi sa kasalanan natin. Psalms 32 verse 5, I told my sins to you. I did not hide my wrongdoing and I said, I
I will tell my sins to the Lord and you have forgave the guilt of my sin. May pagpapatawad at tinanggap ang kaligtasan ng Diyos. Iniligtas po tayo ng Panginoon doon sa apoy ng impyerno. Iniligtas tayo ng Panginoon sa sumpa ng kasalanan, sa sumpa ng kamatayan. This is the great blessing, pinakadakilang pagpapala na kung tayo po ay lalakad doon sa tunay na pagsisisi sa kasalanan, tatanggapin po natin ang kaligtasan ng ating Panginoon. Why? Because our salvation is by grace alone, through faith alone, because of Christ alone. Tumakbang ka kasi. Pero again, ang kasalanan, hindi po dahil sa ang kapatawaran at ang kaligtasan, hindi po ito dahil sa mabait tayo, mabuting gawa natin, kawang gawa natin, hindi rin po again sa relihiyon. Kung ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, merong faith, may pananampalataya na bumukal sa puso mo at dahil sa habag ng Diyos, sa pag-ibig ng Panginoon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil kay Kristo, yung kaligtasan po na yon at ang kapatawaran ng kasalanan natin ay inilagay ng Diyos sa ating puso. So our salvation comes from God through faith. Dahil nanalig ka, dahil nanampalataya ka, heto, tinatanggap mo yung kaligtasan ng Panginoon. The blessing of forgiveness, one, salvation, ang kaligtasan natin. Kaligtasan sa kapahamakan ng buhay. Two, the saint's security. For you are my hiding place. You keep me safe from trouble. All around me are your songs of being made free. Ang pangalawang biyaya at pagpapala po ng kapatawaran ng Panginoon ay ang tayo po ay iligtas ng Diyos, papanatagin ng ating Panginoon, proteksyonan ng Diyos. May hiding place na tayo, meron na tayong taguan, meron na tayong tanggulan, may moog na tayo, ang Diyos natin. Secure tayo sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Ano nga bang magiging, ano bang mangyayari kapag nagkaroon ng sakuna sa paligid natin? Tayo man o ay mahirapan, pero safe tayo. May security pa rin ang Panginoon. May pag-iingat pa rin ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang Diyos ang ginawa nating tanggulan, hindi niya tayo pababayaan. Ano man po yung mangyari sa mundo, ano man po yung maging lawak pa ng COVID-19, ano man po yung mga dumating pa sa buhay natin, we have our security. We have Jesus, our hiding place. At siya po yung mag-iingat sa atin. May pag-iingat na igagawad ang Panginoon sa atin. Tayo po ay nagpapasakop ng buhay kay Jesus. Ito po yung blessing ng forgiveness, kapatawaran. God is our hiding place and He will protect us from trouble. He surround us with the songs of victory, the songs of deliverance. Thus, when we trust in the Lord, we can be reassured that our lives are safe in His hands. May katiyakan, may kasiguraduhan, tayo po ay may pag-iingat na matatanggap mula sa Panginoon. May katiyakan ang puso natin at ang buhay natin. Ligtas tayo sa mga kamay ng Diyos. Naawi tayo ng pagtatagumpay ng Diyos. Naawi tayo ng pagpapalaya ng Panginoon because of our repentance. Yung pagpapatawad ng Diyos, akibat po ito yung pagpapala. Tayo po ay may Diyos na kasama natin na magbibigay ng tagumpay sa atin. 3. The sojourner's safeguard. Sa lakbayin ng buhay natin at nakikipamayan po tayo sa mundo po na ito, tayo po ay iingatan ng Panginoon. Tayo po ay may gabay. May gabay ang Diyos sa atin sa lahat ng area ng buhay natin habang tayo po ay naglalakbay sa mundo po na ito. Psalms 32, I will show you and teach you the way you should go and I will tell you what to do with my eye upon you.
Habang naglalakbay po tayo sa mundo po na ito, may pagtuturo ang Diyos. May gabay ang Diyos. Andiyan ang paningin ng Panginoon sa atin. Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa atin na tayo po'y iingatan ng Diyos. Sasamahan ng Panginoon sa lahat ng lakbayin ng buhay na ito. Dahil ginawa mong Diyos mo ng Panginoon, pinagsisihan mong lahat mong kasalanan at ikaw ay nakatanggap ng pagpapatawad mula kay Jesus, ikaw na naglalakbay sa mundo na ito. Tiyak na tayo po ay mayroong mag-iingat. May pagtuturo ang Diyos sa atin. May gabay ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. What God says He will do, if we are willing to be taught by Him and follow Him, sabi ng Diyos, I will instruct you. Tuturuan kita. Iisa-isahin ng Panginoon. Ibigyan tayo ng mga instruction. Tuturuan tayo saan mang daan sa lakbayin ng buhay natin. Minsan nga lang po, medyo may bako-bako sa daan ng Panginoon. Pero alam natin, malalagpasan natin ito. I will counsel you with my eyes. Pagpapayo ng Panginoon, biyaya ng Diyos, pagpapala ng Panginoon, ang gabay ng Diyos sa atin ay mararanasan po natin. Tayo ay tumanggap ng kapatawaran ng Panginoon. Willingness to follow God and to be taught by Him and to follow Him. Ito po yung maghahatid sa atin sa isang matagumpay na buhay, buhay Kristiyano. Kung tayo po ay lalakad for the glory of our God, susunod sa kalooban ng ating Panginoon, naniniwala po kung may pagsama ng Diyos sa atin. Ito po, pagtuturo ng Diyos, patungo po doon sa kabanalan ng Panginoon. Ang tanong, handa ka bang magpaturo? Handa ka bang magpaingat sa kamay ng Diyos? Handa ka bang magpaturo? Paano lumakad ng may kabanalan sa Panginoon? Kung handa tayo, alam ko po ang biyaya at pagpapala na ito ng buhay, masaganang buhay, pag-iingat ng Panginoon ay atin pong mararanasan. Ligtas tayo sa presensya ng Diyos. Ligtas po tayo sa mga kamay ng Panginoon. Bagamat nakakatakot ang pandemya, nakakatakot ang COVID-19. Bagamat marami po ang marami tayong nababalitaan, namamatay sa ginto, etc. Nakakatakot yung mga problema natin. Nakakatakot yung kawalan natin. Pero po, naniniwala po ako when you surrender your life to God, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. God is with us. He is always willing to teach us, to bless us, comfort us, to guide us in all our paths. Sa lahat ng landas na daraanan natin, may Diyos na siyang gagabay at mag-iingat sa atin lahat. Puri po ang ating Panginoon. God did not save us to live life as we please. There is a standard of living for a Christian in which God has established for us to live by in His Word. God wants to show you the best path for your life. Ang landas po ng kabanalan ay hindi lang po yung kagustuhan natin eh. Ang tunay po na landas ng kabanalan, yung holiness, ay ang paglakad po sa lakbayin ni Kristo eh. Na mabubuhay tayo sa kanyang salita, mabubuhay tayo sa pananampalataya sa Diyos. Best path pa rin po. May magandang landas pa rin po ang Diyos sa buhay natin na doon tayo inaakay ng Panginoon. Kapatid, kung baku-baku man ngayon yung landas mo, best path pa yan. Best path yan ng Lord para tayo po'y mahubog, para lalo tayong tumibay. Best path pa rin yan ng Panginoon. Dinalakan ng Panginoon dyan, nagtiwala ka sa Diyos, nag-alay ka ng buhay mo sa Panginoon, iyan yung dinadaanan mo, that is your best path. Pagpasalamat mo sa Diyos, alam mo,
kasama mo ang Diyos sa daanan na yan ng inyong buhay. May blessing kang tatanggapin mula sa Panginoon. Magulang mga kapatid, ito ang oras na maglakbay po tayo sa mundo po na ito. Taglay ang pagpapatawad ng Diyos, taglay ang pagpapala na kasama natin ang ating Panginoon. Kaya po kailangan po natin na spend time with God. Spending time with God help us to know you know Him better and be ready for to hear what He has to speak concerning for your future. If you'll trust Him and His leading, you'll be able to go down the best pathway of your life. Tumapit ka sa Diyos, magsisi ka sa kagsalanan mo, nagtiwala ka sa buhay ng buhay mo, yung turning around mo na nilalandas ngayon ay binagong buhay na kasama ang Panginoon. Pagtiwalaan mo siya, nailayunin ang Diyos sa iyong buhay. Yung kupo tayong lahat. Ama namin Diyos na banal, makapangyarihan Panginoon, maraming salamat Panginoon. Una tigit sa lahat, kami po ay nakalapit sa iyo, nagsisi sa aming kasalanan, humihingi kami ng tawad Panginoon. Pagpatawarin niyo po kami, O Diyos, baguhin mo, O Diyos, ang buhay namin patungo sa landas na naisin mo para sa amin, Panginoon. Pakalinisin mo kami ng inyong banal na dugo. At iniahayag po namin ikaw lamang, Jesus, ang aming Diyos at ang aming Panginoon, ang aming buhay. Patuloy po ninyo kaming pangunahan. Patuloy niyo po kaming pagharian, Panginoon. And right now, O Lord, as we intercede for your people na mga kasama ko sa pananalangin na ito, sa morning prayer watch po na ito, you know, whatever, Lord, yung landas na dinadaanan nila sa oras na ito, Panginoon, batid mo ang lahat ng bagay sa kanilang buhay, batid mo yung problema na dinadaanan nila, yung hirap, sakit at karamdaman, yung mga parusa ng mundo na ito, parusa ng kasalanan, na hanggang ngayon ay nadadaanan pa rin namin. Father God in heaven, hallelujah, let your strength be upon them, Lord. Palakasin mo at patatagin ang iyong mga anak. We are praying, Lord, Panginoon, kumilos po kayo sa kanilang buhay, Panginoon, at ikaw lamang, O Diyos, ang siyang laging sumama sa kanila. Lord God, sila po'y nag-alay ng kanilang buhay sa iyo. Kaya naman, Panginoon, ang aking pong panalangin, ikaw ang maghari, ikaw ang patuloy na manguna, ikaw ang patuloy na gumabay sa kanila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At inihiling po namin, inihiling ko, O Diyos, lagi niyo po silang subaybayan. Be with them, Lord. Be with them, O God, in their journey in life. Hallelujah. Patungo doon sa kabanalan mo. Akayin mo sila sa kung saan mo man sila nais dalhin, Panginoon. For your glory alone. For your glory alone. In the name of Jesus. Lord God, patatagin mo po yung kanilang faith. Kung may dinadaanan man silang problema, sakit at karamdaman, o anuman pong kakulangan ng buhay, strengthen their faith to you, Lord, at naniniwala po ako na kayo ang tutulong sa kanila para malagpasan po ang lahat ng ito, Panginoon. Subaybayan niyo po ang iyong mga anak, Panginoon. Give them strength kasama po ng kanilang pamilya, Panginoon, asawa, ang mga anak, mga magulang. Hallelujah, ikaw po ang patuloy na gumabay sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Humihingi po kami, O Diyos, ng inyong Espiritu Santo na siyang gagabay sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Humihingi kami ng lakas para sa kanila. Humihingi kami ng kagalingan para sa kanila. Humihingi kami ng pagpapala para sa iyong mga anak. In the name of Jesus. Lord, salamat po. We are still praying for our beloved nation, the Philippines. Sige po, mag-intercede po kayo. Ano man po yung nilalagay ng Lord sa inyong puso na dapat po natin ipanalangin sa bansa natin. And speak our prayers to our God. Ora rabashande rabasika rabashande. Panginoon, kayo ang maghari sa bansang Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng mga Pilipino na naninirahan sa bansa namin and all over mga nakascattered all over the world, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, let your fear, the fear of the Lord be upon them, Lord. Blessing of the Lord. The fear of yung pagsisisi sa kanilang kasalanan, Panginoon, paglapit sa iyo, pagtitiwala sa iyo, ang pananampalataya sa iyo, ilagay po ninyo sa kanilang mga puso, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At minsan pa, humihingi po kami, Panginoon, ng pabor para sa bansang Pilipinas.
humingi po kami ng inyong gabay sa bansa namin. You are our hiding place, Lord. Tago mo po ang bansang ito sa lilim ng iyong mga pakpak, Panginoon. Pakaingatan mong bansa namin laban sa lahat ng sakuna, sa lahat ng pandemya. Hallelujah, strengthen our faith, strengthen our lives to you, Lord Jesus. Na matalo namin ang COVID-19 na ito, matalo na namin, Panginoon, magkaroon na ng pagkawasak. Hinihingi namin yung pabor mo para sa bansang Pilipinas, Panginoon, na matigil na ang COVID-19 na ito. In the name of Jesus, strengthen our faith. Pagpalain mong lahat ng nanunungkulan. I-bless niyo po silang lahat. Let the fear of the Lord be upon them. The passionate love for you, Lord, ay mailagay po ninyo sa kanilang mga puso at buhay. Lord, maraming salamat po. Kayo po ang siyang gumabay sa bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po kami. Pagpalain niyo po ang bansa namin ng kapayapaan, ng kasaganaan, ng paghahari mo maranasan ng buong Pilipinas. In the name of Jesus. Palain mong bayan ng Angat, bayan ng DRT. We're praying still zero COVID-19 Angat and DRT and the Philippines. Maghari po kayo, Panginoon. Sa bayan namin, ang Mayor Narding, ang Mayora Marita, Panginoon, ng DRT, kumilos po kayo sa kanilang buhay. Let your divine strength and fear of the Lord be upon them, na matupad lamang po nila yung kalooban mo, yung naisin mo, kasama po ng lahat ng mga nanunungkulan sa aming munisipyo. Gabayan niyo po ang bayang ito, Panginoon. Gabayan mo ang JL Angat, JLDRT, Panginoon. Sa lahat po ng mga leaders and workers namin, let the faith, fear of the Lord, let the yung pong pagnanais na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ikaw po ang kumilos sa kanilang buhay, yung passionate love for you, Lord. Ang pagmamahal, O Diyos, ay igawad po sa iyong mga anak. Pagpalain mo po ang lahat ng mga members, leaders namin, workers, O Lord, ng JL Angat BRT, kayo po ang siyang patuloy na maghari at manguna sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng aspekto ng kanilang buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pagpalain mo ang buong JL Church Worldwide. Ang aming minamahal na Brother Eddie, O Lord, ay palakasin po ninyo, patatagin, let the anointing, the double portion of your anointing be upon him, and let the favor of the Lord, the blessing of God be upon him. In the name of Jesus, kasama po ng buong EMB, lahat ng mga staff, lahat ng mga pastor ng CNI Church, Central Operation, National, International Operation, be with them, be with us, O Lord. Hallelujah, that we might saturate all the Filipinos and all nations of the world, O God. In the name of Jesus, bless JAL Church. Bless all the leaders, bless all the pastors. Kahit na po wala pang face-to-face gathering ang ilan pang mga simbahan, palakasin mo, patatagin mo pa rin, Panginoon, ang iglesia ng JAL Church, O God, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon. Kumilos ka sa aming buhay, kumilos ka sa aming bayan. Magpalain mo po ang lahat ng mga members, workers, and leaders ng church na ito. Matupad lamang po namin ang iyong kalooban para sa iglesia ito. Maraming salamat, Panginoon. Subaybayan niyo po ang iyong mga anak sa buong maghapon na ito, mga nakasama kong prayer watchers, Lord. Ingatan niyo po silang lahat, Panginoon. Kayo po ang siyang patuloy na magpala sa kanilang buhay. And whatever, Lord, yung daraanan namin sa buong maghapon na ito, yan po ninyo, Panginoon, ang kalakasan, ang katagumpayan, ang biyaya mo, ay maranasan po namin. And we are declaring that you are always with us. You will never leave us nor forsake us for this day. Salamat po ng marami, Panginoon. Hallelujah. Hiningi ko po, O Diyos, ang kapayapaan, ang kasaganaan, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ni Jesus, at ang pagsama ng Espiritu ay maranasan naming lahat ngayon, bukas, at magpakailanman. Ito po ang aming sama-samang panalangin ng may pagpapasalamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng amen and amen and amen. Praise the Lord. Again, kung kayo po ay may mga comment, may mga nais pong i-share,
may revelation ng Lord sa inyong puso, pwede po ninyo i-comment sa ating comment box para marinig din po namin ang mga mensahe ng Panginoon. O kung kayo man din po ay may mga prayer requests na gusto po ninyong maisama namin sa panalangin, pwede din po ninyo i-comment sa ating comment box at maisama po natin sa ating mga dasal at panalangin. Sumayin niyo po ang biyaya ng ating Panginoon. God bless you. Shalom.